Pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas. Masaya po ba kayo? Amen. Kailangan po masaya tayo at puno pa rin ng energy kahit pagod na pagod tayo, kahit na after na mag-party, puyat pa yung iba. But there is grace. That is why the gospel today speaks about the energy of Mary Magdalene of visiting the Lord in the tomb. Bakit naman, Father, kapapanganak lang ni Jesus, nakalibing na siya agad? Sabi sa first reading, what we see, what we hear, what is visible is actually connected with the Word which was invisible before. Ang kapanganakan ni Jesus ay ang pagpapakita sa atin ng Panginoon, the revelation of God, because the Word became flesh. Today, we celebrate the feast of St. John, the Evangelist, John the Beloved. There are three characters ni St. John na pwede nating matularan. Una, his nature as young, pagiging bata, hindi lang physically. If you observe, John was faster. Nung marinig ni John at ni Peter na nawawala ang bangkay ni Jesus, sabi ni Mary Magdalene, tumakbo sila. John ran faster than Peter. Definitely, mauuna siya. Bakit? Mas bata siya. Hindi pa siya umiinom ng colchicine. Si Peter, hindi makatakbo. But there is another character of John that we could imitate from him. His respectful attitude. Pagdating doon sa pintuan ng tomb, he bent down, he saw the burial cloths there, but did not go in. Bakit hindi siya pumasok? It is in the culture of the Jews to allow first the elders to discover kahit alam mo na. Di ba ganun din naman tayo sa mga magulang natin? Kahit alam natin yung tama o alam natin yung info, inaantay natin yung mas matanda o mas magulang sa atin, sila ang dapat magsalita. And so, he allowed Peter to go in first, saka siya pumasok. And when he saw the third character of John, he believed wholeheartedly to what he saw. So, tatlong character, young, being young, second, respectful, and last, believes, faithful to God. Sa ating pagdiriwang ngayon ng year-end celebration Thanksgiving, these three characters of John could also give us an inspiration. First, being young. Kahit na marami tayong pagsubok sa buhay, pag malakas tayo, nandun yung energy, kahit na minsan ang dami nating inaasikaso, kailangan nandun yung ating lakas para ibuhos. Otherwise, pag hindi natin pinaglabanan yung kahinaan, we will not be able to succeed. Second, we have to be respectful. Alam naman natin sa workplace, may mga taong masusungit, may mga taong mahirap pakisamahan, lalo na kung namamatayan. Di nyo po ba napansin? Ang susungit ng mga kamag-anak minsan ang namamatayan, eh kasi nga nagluluksa. Gusto nila ibigay sa kanila lahat, kung pwede pa lang, libre na lang. Kasi nga namatayan. They need consolation. They need kind words. They need comfort. And we have to understand. We have to be respectful. Kasi kapag sinabayan mo, tayo ang lalabas na mali. We understand that people who are so down, di nga yan makakain, di makatulog, nabigla sa pagkamatay ng kanilang kamag-anak. But we give them the best as a sign of respect to them. And we serve them with joy in our hearts. Bakit? Hindi lang tayo basta nagbi-business o kumikita.
nagbe-build up tayo ng friendship at ganun din inaangat natin yung kanilang kalagayan na nakadapa, 'di ba? Inaangat natin, ina-uplift natin sila. Kaya nga kinoconsole natin. Natatouch ako kapag ako'y nagmisa nang nag-service ay St. Peter kasi mayroong bulaklak doon nakalagay St. Peter ang nagbigay. Kasi wala pang ibang bulaklak na darating. Yun pa lang. And with that, matutuwa yung family. Meron. May napanood akong pelikula. Ano lang yun? Short lang. Nakikiusap yung namatayan kay Pokwang. Siya yung may-ari ng punerarya. Nagbabargain sila sa bulaklak. Sabi nung babae, "Ma'am, pwede bang itong bulaklak? Bigay mo na. Magkano yan?" $350. Sabi niya, "Wala bang ano, mas mura? Eto, ay maliit." Sabi niya, "Eto, 100 na lang." Sabi niya, "Dalawa naman yung namatay namin. Pwede bang ibigay mo na dalawa?" "Ma'am, ibibigay ko na po yung 350 para sa dalawa." "Gawin mo ng dalawa, dalawa yung namatay." Sabi niya, "Ibigay mo na nang yung dalawa." So, 700, sabi, "Sobra naman po kayo, wala na akong kikitain." Sabi ng babae, "Bigay nyo na, hindi naman kayo lugi na." "O sige," sabi ni Pokwang, "gawin nating tatlo yung patay ninyo, ibibigay ko na yung 700. Minsan sa buhay natin, talagang makukulitan tayo. Minsan sa buhay natin, iisip tayo ng paraan para humindi na lang yung kausap natin. Sabi nung kausap, pag sabing, "Gawin natin tatlo yung patay ninyo, bibigay ko yung 700. Sabi niya, "Ay, okay na, yung maliit na lang." Minsan kasi kapag humihiling tayo, akala natin wala tayong contribution. We have to contribute. Bakit? Kailangan din natin magbigay. Mahirap din pag Pasko kung ikaw lang ang tanggap ng tanggap. Bakit? There will come a time, tambak ka ng tambak, mag-iipong ka lang din ng mga bagay na hindi mo kailangan. And remember, in giving, we are also sharing the giftedness that we receive from the Lord. That is why as we thank God for this year-end celebration, as we look back on our experiences, we thank each and every one of us. We thank our elders. We respect them. We thank our brothers and sisters, our faithful customers, our partners. We thank them. Why? They are gifts of God to us. Biyaya ang bawat isa sa atin. Kaya kung iniisip mo, "Nako, New Year na, lumipat na kaya ako ng work," mag-isip ka. Bakit? Hindi lahat ng iniisip mo maganda. Bakit? Ang tao kapag hindi marunong masatisfy, hindi marunong magpasalamat, laging nag-iisip iba. Pagdating niya doon, hindi rin naman pala ganun. Diba? Hindi pala ganun. Let me end my sharing with this. Sometimes we think ourselves kasi oftentimes as privilege. Merong isang matanda, senior citizen, sumakay ng bus pa uwi ng probinsya. This is a true story. Sumakay ng bus. Eh di ba yung upuan sa likod ng driver, tapos yung first two dito, it's either senior or PWD. Sumakay sa bus, eh chance passenger siya, sa kalsada na siya, or highway sumakay. And then, pagsakay niya, tinitingnan niya yung lalaki na nakaupo doon, tapos yung nandun, walang tumatayo para magbigay ng upuan sa kanya. Definitely may bayad yun eh. Nagpaparinig yung matanda, sabi niya, "Ano ba naman to? Hindi na naawa sa matanda. Pwede naman siguro magbigay ng upuan dyan." Hindi siya naririnig, hindi siya pinapansin. Hanggang sa inaway na niya, "Di ba kayo nakakarinig? Di ba kayo nakakaramdam? Matanda na ako, senior ako, dapat dyan ako nakaupo." So galit na siya, pero hindi pa rin sumasagot yung nasa harapan. Finally, mayroong isang nag-offer sa kanya ng upuan sa gitna. Pinaupo siya. So as they continue the travel, accidentally, sa isang kurbada, nabangga yung bus.
sa isang bakal na poste ng street light. Naputol, lumusot yung bakal sa loob ng bus, natuhog yung lalaking inaaway niya kanina na ayaw magbigay ng upuan. Sometimes, my dear brothers and sisters, kapag hindi binigay sa atin ang isang bagay na hinihingi natin, kahit makipag-away ka pa, hindi ibibigay yan ng Diyos. Kasi iniligtas ka sa isang kapahamakan. I'm not saying na nakarma yung lalaki kasi hindi nagbigay ng upuan. Maybe that is his destination. But oftentimes, we have to look back on our experience. May mga panahon na hindi tayo pinagbigyan. Iba ang ibinigay sa atin kasi iniligtas tayo ng Diyos sa isang kapalaluan, sa isang kapahamakan. And therefore, we always have to thank God even in the most difficult moments of our lives. Why? Because He is working. He is the Word made flesh. Siya yung salita, sabi ni St. John, the Word was there. The Word was with us, and the Word was God. Kaya sa pagkilos ng Diyos, let us always thank God. So ang message, count your blessings instead of misfortunes. Bakit? Ang marunong magpasalamat, nabibilang ang biyayang binibigay ng Diyos. Kapag hindi ka marunong magpasalamat, reklamo ka ng reklamo, ang binibilang mo ay ang kasawian o misfortune sa buhay. Totoo yon. Pag nagpapasalamat ka, ang iisipin mo, ano ba yung mga natanggap ko? Pero pag nagre-reklamo ka, ang iniisip mo at ini-enumerate mo, ano ba yung mga hindi magagandang natamasa ko? Magiging masaya ba tayo sa pagbibilang ng kasawian? I don't think so. We will only be happy when we look back for the giftedness that we have and for the generosity of God. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Hallelujah! Maraming salamat po sa pakikisa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Like to follow the St. Peter Community Facebook page and subscribe to the St. Peter Community YouTube channel. Don't forget to hit the bell to be notified. Thank you and God bless.